may nakita ako sa right side ko na may ramp. So papunta na ako doon. Tapos pagtingin ko, may stairs pala. So it's either I had to ask somebody to bring me down or go back to the guard and sila na magtulong sa akin. Talagang nag-effort talaga sila para sa akin and everything. Mabigat eh. Si kuya sa likod ko, gumaganon sa si kuya eh. Salamat sa'yo, salamat. It's nice to always have helping people, to have people with good hearts around. Like them, yung mga security guard, talagang tinutulungan talaga yung mga nangangailangan. Salamat. Ay, Lord, thank you. Pumunta kami sa kalenderiya. Tapos sa nagpwesto na ako dun sa gilid. Pa pwede mag-order? Kaboy at kanin. Salamat, ma'am. Talaga lumabas talaga siya sa counter, nilagay doon sa upuan. Tapos tinanong pa niya ako, gusto niyong toyo? Talagang she cared, you know? She cared. First time ko kumain sa kalenderiya dito sa Manila. Sa Cebu, sanay ako. Generous naman sila. Ang dami naglagay ng pagkain sa plato ko eh. Kumakain na ako, kumakain. Tapos mamaya, may nakita akong tao, parang may dalang plastic na kanin. Umiikot-ikot siya. Kumain ka na kayo? Sa'yo? Sabang, kuya, kuya. Sa una, hindi siya lumingon. Sabang, kuya, kain tayo. Kaya na. Kaya na, busog na ako. Kumain na ako kanina eh. Kaya na. Automatic, binuksan niya yung plastic eh. Ang bilis niya eh. Binuksan niya yung plastic, binilagay niya yung baboy sa plastic. Tapos mamaya, kinamay niya yung buong kanin ko. Nagulat. Tapos mamaya, hala. Sa likod niya, pumasok yung security guard. Tapos tumingin siya, tapos tumakbo siya agad. Talagang, he needed the food eh. Nakikita ko talaga ng gutom tong taong to eh. Ay, nakapag-wheelchair naman. Ang sakit-sakit na ng kamay ko. Sobra. Dami ng buta, sakit, tapos ang init. Sidewalk eh. May sidewalk, pero walang ramp. Walang ramp para pumunta sa sidewalk. Tapos kapag nasa sidewalk ka, sirang-sira yung sidewalk. Paano ka mag-wheelchair doon? Tapos yung kasabay ko dito, mga jeepney, so nakakatakot, di ba? Kasi humihinto sa harap ko, humihinto dito sa gilid. Tapos ang lapit-lapit sa sa wheelchair, so nakakatakot, delikado talaga. Ang motor, kapag mag-overtake, ang lapit-lapit sa'yo. Tapos minsan may nabubusina sa likod mo. Talagang na-realize ko doon na, wow, you know, life's hard, but we have to also give chances to these people, di ba? Kasi talagang wala silang magawa eh. You know, they're in a wheelchair, talagang we have to respect them and give them opportunities also.